What's up everyone, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we're gonna be doing a DIY. Ito yung nagawa ko ng video before, kaso dinilit ko siya dahil nagkaroon tayo ng copyright video. It's because na iwan kong bukas yung TV sa likod, and yung show na yun na nagpalabas habang nagfi-film ako, eh, na-copyright tayo. So, I have to delete that one. And, timing naman nagagawa ako nito ngayon dahil medyo nagdagdag po tayo ng timbang. So, yung skin ko, yung pinaka-problem ko with my skin is that kung mag-gain ako ng weight, eh, nagkakaroon ako ng maraming cellulites, especially dun sa legs ko. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon o kung ano talaga yung itsura ng legs ko today, which stressing me sobra kasi ang pangit niya tingnan, so nakakahiyang mag-short. So, naalala ko na coffee is isa sa magandang ingredient na nakakatanggal ng mga cellulites. So, ito, gagawin natin siya ulit. So, ito nga pala guys yung mga ingredients na sinasabi ko. Number one is yung kapeng barako. Kapeng barako guys kasi kailangan natin siyang gawing scrub. So, kung wala naman kayong kapeng barako, pwedeng yung instant coffee tapos lagyan nyo ng sugar para yung sugar yung magiging parang scrub. Tapos, sa unang video ko guys, yung nilagay ko is yung aloe vera soothing gel. Pero wala na kasi akong aloe vera soothing gel. So, yung gagamitin natin is yung tomato glass skin. Nagamit ko na din to guys sa iba kong video. Nakita ko nyo na to sa iba kong video. Pero hindi ko pa siya nagagawa ng sarili niyang review. Pero ilalagay ko siya dito. Tapos, maganda din kasi gagamitin ko rin sa face ko. Lastly, yung ingredients natin is yung calamansi. So, parang mas tipid, calamansi yung gagamitin natin instead of lemon. Pero kung kaya nyo naman ng lemon, go ahead, mag-lemon kayo. Tapos, ayun, meron tayong, syempre yung hahaluan, kung yung lalagyan na hahaluan natin ng kape, tsaka yung ibang ingredients. Meron tayong kutsara, pangkuha syempre ng kape. Tapos, itong maliit na kutsarita para dun sa tomato glass skin na soothing lotion. Ayun. So, since gagamitin ko siya sa buong katawan ko, dadamihan ko yung paglagay ng kape. So, ito yung kape guys na hindi pa talaga nagamit. Yung hindi pa talaga nasala. Mas maganda. Kaso, ayun, may tint siyang iiwan sa skin mo. Pero, magsabon ka na lang after mong magbanlaw. So, ako, lalagay ko is mga 40 tablespoon. Marami-rami kasi gusto ko kasi marami. Buong katawan ko yung lalagyan ko nito pati face. Papakita ko na lang sa inyo. Napakabango. Ayan. Wala kasi akong mesa dito so hindi ko mapakita sa inyo kung paano talaga yung paglagay. No? Pero ayan. And then, yung kape pala guys, you could search kung ano pa yung mga benefits niya kahit hindi siya iniinom. Benefits niya kung gawin mo siyang ganito, facial and body scrub. So, dito naman sa ating tomato glass skin, kukuha tayo ng isang kutsarita. Ayan. Silalagay lang natin. Doon. Lastly, yung calamansi. Ayan yung mga calamansi. Tanggalan nyo na ng buto, guys, para hindi kayo mahirapan sa pagtatanggal yan mamaya kapag nagsiscrub kayo. No need na, guys, maglagay ng water. Kasi pag naglagay ka nito, basain mo muna yung katawan mo para mas madulas. Halo-halo yung amoy nito guys. Kasi mabango yung tomato glass skin na lotion. Tapos mabango din yung calamansi. Ang bango-bango din ng kape. Ayan. Yung ibang buto ayaw matanggal. Napunta na dun. So, iyaan na natin. So, ayan. Yung sumusobra sa kamay ko talaga guys. Ginaganyan ko na lang siya.
And anyway, guys, kung gagamitin nyo pala ito, guys, sa face nyo, wag nyo siyang gawing araw-araw. Pwede siya mga once a week lang siguro. Lalo kapag gumagamit kayo ng mga skincare na yung ginamit ko, yung mga rejuvenating set or whitening set. Huwag kayong gagamit ito, guys, kasi masakit siya and pwedeng magasgas yung skin nyo. Since ako naman, mamaya ko palang sisimulan yung paggamit ng aking bagong skincare na product na pinadala sa atin. So, gagamit na ako ngayon. And then, hindi na ako gagamit nito, guys, talaga after kung gagamit na ako nung set na yun. So, eto, gawin na muna natin. Pero sa skin or sa body, pwede siyang araw-arawin. So, haluin nyo lang. Ayan. Hanggang sa lahat ay magkaroon na ng mabasa. Ang bango. Pwede din gawing pampabango sa ref o pampawala ng amoy sa ref. Yung coffee. Yung ganitong kape. Ganito yung ginagawa namin. Naglalagay kami sa ref para mawala yung amoy sa ref. Mag-amoy kape instead of parang amoy panis or kahit anong amoy dun sa ref. Yung amoy ulam. Ayan. So, ayan, guys. Nahalo na siyang lahat. Ayan, mas umitim siya. So, ayan. Ifa-flash ko sa screen, guys, yung aking skin sa, I mean, yung cellulites doon banda sa aking legs. Kasi kitang-kita talaga siya. Tapos, ipapakita ko na lang siguro sa inyo mamaya kung paano ko siya i-apply sa face ko. Tapos, yung sa body ko, kasi hindi ako sanay, guys, maligo ng may suot. So, magsascrub kasi ako, tapos magsisiksikan mamaya dun yung mga kape. So, ayun. Ipapakita ko na lang sa inyo yung result niya after kong magscrub. So, ayun, guys. See you later. After scrubbing my face, tapos papakita ko na lang sa inyo kung ano yung sa legs ko. Ayan. Ayan. Super soft after the scrub. So, okay, this disclaimer lang, guys. Yung scrub na to, guys, will not guarantee instant results. Syempre, kailangan din natin na ituloy-tuloy yung paggamit para, syempre, wala namang instant, diba? Walang magic sa mundo. So, kung gusto mong makakuha talaga ng result, ituloy-tuloy lang yung paggamit nito. So, anyway, kahit hindi kayo gumamit ng soothing gel, kung wala kayo, okay lang yun kahit kalamansi lang tsaka yung coffee. Enough na yon, basta lagi nyo yung nasa scrub yung skin nyo. Tapos siguro magbibigay na lang ako ng update like after 1 week kung nagkaroon ba ng pagbabago dun sa legs ko after this scrub. So ayun lang, guys, I hope you guys like this video, and if you do, please give it a thumbs up. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please click on the red button below and the bell so you'll get notified every time I have a new video. So, yun, guys. Bye-bye!